Good afternoon. So, kung bago ka pala ang please like and subscribe, mag-comment at mag-share kayo. So, ito po ko ngayon. So, panoorin niyo po sa mga ibang video po is balanced diet. Balanced diet and constipation at proper food combination at pawa sa doktor at health crash course, guys. So, kahit anong sakit po yan, so, matatry nyo po isang formula lang po gagawin natin. So, nilalaman ko po sa mga professional doctor. So, please like and subscribe po, button po. Saka, sa mga lalaki po to, prostate topic. Sa mga kalalakihan. So, lalaki din ako. Medyo iba lang boses ko, pero lalaki talaga ako. So, tuloy na po. So, ang mga lalaki po ay, ito lang po. Balanced diet for proper food combination, constipation, bawal sa mga doktor, panuri at health flash course, at prostate. So, ano pong prostate? Yung prostate po, sa lalaki, sa part po sa lalaki, may kidney, urinary, at saka prostate, yung parang medyo doon. So, sa anatomy niyan, sa katawan sa lalaki, at saka testicles, at saka yung mga part sa lalaki. Ano bang problema ng prostate? Sa nalaman ko po sa mga doktor, si Dr. Hill Castor po, 2014. Naalala ko po, ang prostate cancer po, prostate. May prostate din ako dati, guys. Nag-check up din ako sa doktor. Ang arte ko naman. Pero marami akong sakit dati, guys. So, prostate po is too much sex or under sex activity. So, ilang beses pa yan sa isang taon po. Meron, sabi niya, mga 240 daw. So, mga siguro twice a week or three times a week daw. So, ang kailangan po, ang prostate po ay kailangan po niya ay essential fatty acid. So, makuha po sa mga vegetables, sa mga prostate po at vegetable oil. So, practice yung healthy diet po. Healthy lifestyle. Saka, phytoestrogen chemicals. Galing sa mga halaman po. So, makuha po ito sa mga soya beans, saka soya products. Sa mga tofu at soya beans na soya milk. So, magpoprotect po siya again sa mga cancer at prostate po. Problema sa prostate. At saka, dapat iwas ako sa too much alcohol. Paano kayo magagaling kung puro kayo iinom pa rin ng alak, sigilyo, at mga bawal? Kahit magpupustahan kayo, guys, kahit pupunta kayo sa medical at may alternatibo, hindi po gagaling yan, guys. Malabo po. So, let our heal ourselves. So, panoorin nyo po sa video si Doc Langit. May exclusive po ako na binasa talaga sa brochure sa kang Doc Langit po, mga sulat niya sa mga doktor ko po. So, too much alcohol, iwas po guys, at saka sigarilyo, number one. Pag wala na kayong sigarilyo at alak, at saka soft drinks, ito siguro ang problema nyo, yung mga processed food, dilata, or seasoning sa mga kalendery na pagkain, so iwas po. So, soya milk guys, maganda po sa lalaki sa may prostate po. Ang gagawin nyo po, isang baso araw-araw. Kung malala talaga, 3 times a day, isang baso sa soya, dalawang baso na tsara na ano din, honey or cocoa sugar ang inumin nyo. So, maganda po siya guys. Every meal, may soya milk kasi protein siya. At saka anti-cancer siya. Soya milk, maganda po sa babae at lalaki. So, reduce ang kape po. Reduce sa caffeine. Sa kape. Sa matra, kape at mga soft drinks. So, napakadelikado yan guys kung may prostate ka. So, check up nyo po. Stop nyo talaga totally yan. 1 year. So, kung may nagagamot kayo, then uminom pa rin kayo ng bawal, hindi kayo gagaling, guys. So, kahit isang 1 year or totally stop na yun talaga, so, kailangan nyo talaga pigilan temperance. So, reduce ang kape. Mga 3-in-1. So, masama po yun, guys. At saka, lycopene. Makakuha po ito sa watermelon at saka guava sa mga bayabas. Makakuha nyo po ito sa lycopene, yung mga kulay po, yung mga kamatis. So, ang suggest ko po sa mga may prostate, ganalin ako dati guys. So, paano ko ginaling ang prostate ko? Itong technique ko po, makinig kayo at i-take note nyo. So, nagsalad din ako sa suggest ng doktor kasi pabalik-balik ko pa check up. Nakukulitan na siya sa akin. So, ito yung sinadvise niya sa akin guys, pinapidyo ipang yung pag-translate. Pinakain niya ako ng kamatis, pipino at carrots at calamansi. Pinakain sa akin, ako nagbibili. So, buong linggo, binabudget ko na siya. Sa gabi, bibili ako ng gulay, prutas,
So, kakainin ko siya umaga tanghali. Pwede niyo rin siya ibaon. Slice niyo lang na malaki. Pwede niyo hugasan yung balat niya. Saka huwag niyo i-slice ng maliit kasi mawawala yung nutrisyon ng gulay. Saka kinakain ko po siya. Una kinakain, tapos yung pagkain. So, bilisan niyo pagkakain. At saka tapos, huwag mo naman tubig patapos kumain. Yun ang process ginawa ko guys. Maraming ako sa prostate. Stage 1, stage 2 na ako sa prostate. So, ang stage 4, cancer na po. Dumating na po ako sa ganun sa prostate. Totoo po ito, ha? Hindi po ko nagkwento-kwento ng ganyan kwento. So, totoo po talaga, paano mag-recover na prostate? Yung salad, number 1, salad. Kamatis, pipino, at carrots. May lycopene siya, lycopene, at saka carotene. Vitamin A. Saka kalamansi, 2, 3 piraso para pang suka nyo, saka asin nyo. At yung regular lang, pwede naman rock salt. Depende, basta mayroon lang. Balanced diet po. So, yun po. So, pagkagabi, yung may prostate po, iwas ng lahat ng bawal, sigirilyo, alak, sigirilyo, soft drinks, at kape, para hindi po lumalalaya yung mga sakit nyo. Kailangan nyo rin ng fatty, essential fatty acid, sa sunflower, at saka vegetable oils, at saka mani. Yung mani na bili-bili mo, ikaw nagluluto. O po yan sa tabi-tabi. Katapos po ay, sa prostate po, minom din ako ng tubig after 1 hour na. So before ako kumain, 30 minutes, minom na ako ng spirulina. Yun pong totoong recovery ng spirulina. Minom ako noon at saka yung mga food supplement na gusto nyo. At saka maganda rin sa prostate, twice a week daw mag-sex or masturbate. 2 or 3 times a week. So wag po ramihan po din. Wag po mag-masturbate daw, sexuality active talaga. Huwag po yung araw-araw, saka sa isang araw, marami po kasi magka-prostate cancer po yan pag lagi-lagi pong ginagawa. Exclusive po to sa mga lalaki po. Yun po ang prostate. Huwag kayo mag-masturbate araw-araw. Sa isang linggo, try 3 times a week. Isang beses lang isang araw. Huwag po ilagi-lagi po kasi masisira po yan sa friction at saka sa ginagawa nyo. Maliit lang po ang katawan natin. Malipis lang po. So, madali lang masira ang katawan natin. Saka, ang maganda rin ay iwas sa alcohol at cigarettes. At saka, ang soya milk po ay mag-stop po lahat ng prostate problem. Soya milk po, mas sabi sa suggestion study sa Japan, na wala po nag-prostate at saka nagka-cancer po sa Japan dahil lagi-lagi naminom na soya milk. So, yun po, at saka sa ibang bansa, sa mga scientists. Katapos po ay creamy broccoli. Mga broccoli, ikisa nyo, pwede naman po. Pero huwag bawal ihalo sa gulay, prutas. Kasi di poison din siya, soya drinks. At yun po ang mga main problems po. Sigirilyo, di kayo magagaling dyan kung mayroon pa kayong bisyo. Stop nyo na, possible guys. Kasi respeto nyo rin yung katawan nyo. Kung pag magka-problema kayo sa inyong dating ginagawa nyo, there's something wrong sa ginagawa nyo. Pero kung hindi kayo magbabago, walang mababago rin. So, sa mindset, sa isip nyo at sa ginagawa, long time nyo siya gagawin, pwede naman mag-medical o hindi, basta balanced diet po ang number one po dyan. Sa iba-ibang klaseng pagkain po, yung mga opo, alabasa, kahit isang slice naman, hindi naman mahal ang pruta, ang gulay. Kahit sa gabi lang naman, o sa umaga, magluto kayo, bilisan yung trabaho, o magluto kayo sa gabi, kung may trabaho kayo, hindi po excuse guys na hindi ka na makagulay kasi may trabaho ka, may nag-aaral ka. Hindi po siya guys, kung nagmamadali ka, salad lang, pipino, carrots, kamatis. Saka huwag mo ilagyan ng asin yung mga ano, na-slice na siya. Ganun po ginagawa ko sa school. Plastic po, plastic labo. So asin, lamansi, saka may lalagyan ng salad. Pwede na, instant na siya, bilisan pagkakain. Everyday po siya guys, at least isang pipino, isang carrots, 2, 3 kamatis araw-araw. Iba-budget nyo siya po guys. So, ganun po ang balanced diet para gumanda po yung ano nyo, prostate po. Saka huwag kayo mag-masturbate or mag-sex everyday. Kasi sensitive to na topic is PG. Sa mga lalaki po, huwag kayo mag-sobra at sexual activity kasi masisira nyo yung prostate nyo. Totoo. Masisira yan. Kasi yan ang ginagawa kasi hindi mapigilan ang sexuality ng tao. So, stop nyo po yan guys kasi masisira kayo. Wala ka, bahala na kayo. Basta susunod na lang po kayo para gumanda yung prostate nyo. Matatanda, mga kuya, baka sobra na yan or sobra o baka less na,
Pero siguro possible guys ay mga diet niya 80%. So sa kain niyo, i-change niyo yung mga iniinom niyo, mga gawa niyo. Fasting, totally stop niyo talaga. Ang fasting is stop niyo po lahat ng mga ginagawa niyo. Gulay, prutas kayo, recover kayo. Kahit 1 or 2 years pa yung makarecover yan. Kahit mag-medical pa kayo o mag-alternative, hindi po siya ganun kabilis ang prostate niya, ganun din kaagad. Ah, isang linggo, inom din ako, then babalik ako sa dating gawa. Hindi guys, babalik po yung sakit. Hindi siya, ang recovery ng katawan is dahan po siya, dahan-dahan, hindi po siya diretso. Hindi siya mga vitamins, minerals, kadalasan sa prostate, kulang na vitamins at minerals at constipated ka, saka may mga problema ka sa goiter. Kasi yung mga gulay prutas, may mga chemical siya na mag-stimulate sa katawan mo, sa spinal, sa brain mo, sa goiter mo, saka sa organs mo. Kailangan ng cells ng katawan mo kung kakain ka. Pero kung mali-mali naman kinakain mo din, hindi siya magpa-function yung katawan mo, hindi na siya magpa-function ng normal. So, naging abnormal na ang katawan mo. So, ganun po siya. At saka, papaya, maganda yan sa mga lalaki, papaya, apple, at watermelon. Sa hapon, kung mag-stack kayo. May prostate. At sa kapuntan sa prostate, may tubig kayo at matulog ng maaga. Isa lang po ang process ng prostate. May prostate po ako dati guys, stage 2 na. Stage 1, papuntang stage 2. Sabi ng doktor, stage 4 na. So, naka-recover po ako guys. Napaka-discouraging na tao po. Lahat ng sakit nandito sa akin. So, ganun po siya guys, ang mga prostate. Prostate po is, huwag po siyang galawin na sobrang malakas, sobrang mabilis, huwag po kasi logical din siya din ang anatomy, masisira siya. So, control niyo ang isip niyo kasi sexuality talaga yan. Under sex or too much sex, 2 or 3 times a week. Tapos, mga prostate, po dyan, masoya milk at balanced diet at iwas sa lahat ng bawal. Yun lang po ang formula na isasabi ko sa inyo. Totoo, re-recover kayo at gagaling kayo. Kung totoong susunod kayo. Pero kung may bawal kayo, kahit mag-herbal kayo, kahit mag-medical kayo, kahit mag-hospital kayo, magpustahan pa tayo, kahit pupunta ka pa ng hospital, ilang milyong papera mo, ilang gamot mo, kung may bawal ka pa at saka hindi ka kung sumunod ng balanced diet, hindi ka kumain ng prutas gulay, hindi po kayo gagaling kayo hanggang kamatayan. Kahit mag-maintenance pa kayo, ano bang gagawin nyo? At saka, may prostate po, pag tumatanda ng lalaki, kadalasan po sa mga lalaki po ay mga 40, 30, 50, 60 na po ang maglalabas sa mga prostate. Pero ako dati guys, naka-prostate ako 24 years old. So, ang mga tumatanda po is kulang na vitamins at saka minerals. Saka, nagdaan din ako sa mga bulasis kasi anemic din ako dati. Ang laki ng gasto ko guys sa health. 2014, 15, 16. Grabe kong results guys. Daming sakit ko. Pero ngayon wala na po yun. Sunod na ako sa healthy lifestyle. At saka wala na po na talaga akong bawal. Hindi po ako nagbibisyo. Wala akong babae. Wala akong shabu or drugs. Wala akong soft drinks. Wala akong maintenance guys sa kape. Hindi ako mahilig sa ganun. Natural lang akong kinakain ko. Tulog ako ng maaga pero nakasakit pa ako. Ito ang challenge ko sa inyo. At saka makontrol ang masturbation, mga sexual desire nyo, napaka i-control nyo po yan kasi yung masturbation at saka sex everyday, makasira po yan sa prostate at saka lalo na kumain na kayo ng mga kalinderya, mga fast food. So lumala po yan guys sa seasoning. So stop all bawal, kumain ng natural na pagkain at iwas na lahat ng bawal at balanced diet at saka iwas constipation. May formula po ang constipation. At saka pwede naman sumabay ng herbal na gusto nyo, nalalaman nyo, sa umaga. So pagkagising nyo, mag-pray kayo, matulog. Nagising, nag-inom na tubig, mag-pray. Uminom kayo ng herbal pagkatapos, mga 30 minutes, 1 hour. Ito na kayo mag-una na saging. Tapos kumain kayo. Yun ang process. So gumising kayo ng umaga at saka huwag kayong tamad. Kasi ang nakakause ng sakit, walang decision, tamad at maraming excuse. So, kahit sa saan pa kayo pupunta, ito lang talaga ang tamang formula process guys. Sa prostate, nagkasakit din ako ng prostate. Sumasakit po. Sumasakit ang ihi nyo, naging dalawa. So, ang tulo nyo. So, ganun po siya ang prostate. So, makarecover yan kung maniniwala at susunin nyo. So, please like and subscribe, share at comment po kayo. So, thank you po guys. Share nyo po, comment, like. Thank you po guys.